hulog ng langit para sa mga tigamasbate, ang napakaraming isdang bigla na lang nakita sa kanilang dalampasigan. Ang ilan sa mga residente ng Mandaon, Masbate, wala raw maulam. Kaya laking pasasalamat nila sa paggising nila nung ito ang tumambad sa kanila. Ang halos 100 metro nilang dalampasigan, nagkulay puti. First time ulit mangyari? Nabalot ng tone-toneladang maliliit na isda na kung tawagin nila, lupoy. May sari na puno, dahil tanong ito. Sir, naano na. Nagulat talaga ako, ma'am. Sobrang lawak. Tunito nila na, ma'am. Hulog na lahat ng langit. Pinakamarami, dito yung kapal eh. Takatuhod eh. Pero saan nang galing ang mga isdang ito? At gaano katotoo ang haka-haka ng ilang residente rito na ang bumabahang biyayang ito merong kapalit? Tumawag yung pinsan ko na, ayun, wala na daw yung anak niya. Sabi ko po yun sa pinsan ko, sabi ko, ah, may kapalit. Kukuha ka pa rin ba ng isda kung buhay ang kabayaran? Halos 2 buwan nang inaalat ang kita ng mangingisdang si Michael. Kaya sa pamumulot ng kabibi na lang sila umaasa ng kanilang maipang uulam. Natigil nga ang pag-isda. Wala nang huli eh. Hanggang nitong Martes, para bang mga isda na ang lumapit sa kanila. Tawa lang po. Kutuwa-tuwa. Pira na yan, pira na yan. Damo isda. Sabi niya, baba na kayo dyan. Maraming isda. May pera na tayo. Nagulat din ako. Sabi ko, blessing na to. Ang tila milagro na inihatid ng dagat, mabilis na inago sa buong komunidad ng si Ave. I-Facebook Live ang pangyayari. Nananawagan ako buong Mandaon. Yung walang mga ulam, pumunta na dito. Habang naglilinis kami ng station, biglang dumating yung volunteer po namin. Nagsabi na marami daw isda sa baybay. Sos, kung ari ka mo ni Kagaina, kabuntod-buntod pagid siya. Gabanig yung isda sa loob ng 7 years po na naasan ako dito. First time ako nakakita nun. Ang mga nahuling isda, ginawa nilang bagoong at daing. Nasa 250 per kilo ang lupoy po na dried fish. Ito nakuha namin sa 3 kami sa anak ko. 2 banyera. Padala ko sa anak ko sa Japan para ulam nila. Sina Michael at Jenny, nakapuno ng 21 banyera na kanilang ibinenta. Libre lang sura. First time ko lang nakakita ng 5K sa isang araw. Binili nga ng bigas. Nang iba, binili namin ng grocery. Samantala, ang 5 tauhan ni Ave, nakapuno naman ng 50 banyera. Pinaghatian nilang kinita nilang 13,100 pesos. Yung mga mahihirap dito sa baybayin namin, na walang-wala, nagkakapira po sila. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Mandaon, tinatayang nasa 200 banyera ng isda o halos 5 tonelada ang inanod sa dalampasigan. Kaya na raw nitong magpakain ng 1 buong bayan. Sip naman yon. Pagdating ko, dinakot ko agad yung isda. Walang ibang marine species. Pero kung karamihan sa mga residente na lunod sa tuwa si Ave, kinutuban na baka ang grasyang ito may kapalit? Ang naiisip niyang alay, anak ng kapitbahay niyang si Monica, na ang bahay nasa tapat lang ng dagat. Tumawag yung mama ng Monica, grabe na daw yung anak niya. After po, pero gabi na yun. E tumawag yung pinsan ko na, ayun, wala na daw yung anak niya. Akala ko nga, blessing na yun para sa amin, no, mga taga Mandaon. Pero para sa akin, masakit. Ano, naniniwala na din ako sa kasabihan. May blessing na dumating, may kapalit din. So pag may masamang nangyari, ini-explain natin. Yun yung coping mechanism ng mga tao. Pero bakit nga ba ang dagat nagluwa ng tone-toneladang isda? Sa tingin ko po, may mga predator na naghahabol sa kanila tapos pumunta sila dito sa baybayin. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat ng BIFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang pagdagsa ng mga isda sa dagat, isa lang daw natural phenomenon. Una po, pwede sudden change po sa temperature sa dagat or pwede naman po na yung pagkain nila ay dito natatagpuan sa malapit sa dalampasigan. Pwede din po na umuiwas sila sa natural predator nila sa malalim kaya gumigilin sila. Pero ang Municipal Agriculture Office may natuklasan
So lahat ng isda papasok doon. Ngayon kung mabigat na ito, ayun ang sinabi ni Sir, sumabog ito. Kaya kumalat yung isda doon. Dao, ipo na. Grabe. Grasya na to. Wala raw talagang himala dahil ang punot dulo ng pamumuti ng kanilang dalampasigan sa tone-toneladang isda. Isa raw na sirang salap o lambat. May umamin na yung bagnit niya ay punong-puno ng isda. Habang hinihila nila, sumabit sa isang pibising nakatusok sa ilalim ng dagat. Nung sumabit yon, doon nawasak, sumabog si isda doon sa dalampasigan. Ang may-ari ng salap, ang mangingisdang si Homer. Ito yung puyo. Ito po yung nasira. Yung pinaguluhan doon ng mga tao sa tabing dagat sa amin yon. Sa pagbaba namin ng net, sa hinila ng mga tao ko, pagdating sa tabi, wala na palang laman dahil kay natapo na. Nawasak po. Ang naiuwi na lang ni Homer, tatlong banyera. Natural, ninayang ako. Pagbalik ko, nandun na, pinagpistahan na ng mga tao. Tanggap ko naman dahil kung para sa akin, nakakatulong din yun sa kanila. Bawal po gamitin yung fine mesh net sa paghuli ng mga ganitong klaseng isda. Pag napatunayan po na gumamit yung mga mangingisda, pwede po silang ma-penalize. Pero since na may umamin, magkakandak po ng investigasyon yung opisina namin. Linaladlad lang namin tong net namin kapag mayroon na po sa tabi. Maliit lang yung target namin na isda. Yung salap namin, restrado to at saka yung bangka namin. Sakali, mayroon sing investigasyon, haharapin ko sila para maalaman nila nga hindi illegal. Kung restrado naman po yung bangka nila at fishing gears nila at pati po yung sarili nila or yung mga tripulante nila sa bangka, eh wala po dapat silang ipagkabahala. Ang isda, hindi lang nahuhuli sa bibig kung minsan. Grabe! Grasya na to! Kusa na lang inaanod ng pagkakataon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.